So, unang-una, hindi po ako si Marlo Mortel. Ako po si Marlo Paminduan with a W and an E. Pinanganak po ako sa QC, pero lumaki ako sa Putatan, Muntinlupa, hindi po sa loob. Nag-aral po ako ng Business Administration, major in Marketing Management sa San Beda, Alabang. Unfortunately, hindi po ako nakatapos. Hanggang fourth year lang po yung inabot ko. Kasi nag-full-time na po ako sa showbiz. And doon na din ako nag-take over as the breadwinner of the family. And speaking of showbiz, I've been in the business for so long. Pero feeling ko, hindi niyo pa din ako kilala. Kaya ako ito ginagawa, itong video. Nasa showbiz ako, but I'm not showbiz. Pagka tinanong kung sino si Marlo Mortel, lagi po niyang sagot ay, mabait yan. Perfect example of a good boy. Mapagmahal sa pamilya. Basta siya si Juanito ng I Love Business 1892 sa mga nakaka-relate. Pero I'm nowhere near perfect. In fact, mapagmahal sa pamilya, I love my family, but madami akong flaws as a son. I'm an only child, pero pasaway po ako. But I try to give as much as I can. Everything, pagdating sa pamilya ko. Mabait, I try to be kind. Madali naman maging mabait, alam niyo yun, kung mamarapatin natin. The real life ginawang Juanito, nahihiya po ako pag sinasabi mo ako yun kasi hindi talaga. I could say that I did almost everything. Siguro sa part na gentleman, because I believe na hindi dapat pinapaso sa mga babae, dapat inaalagaan, and I try to apply that sa buhay ko dahil tulad ng mom ko, she's a girl and I love her. Sa mundo kasi ng showbiz, it's hard. Whenever I do interviews, I try to say what's in my heart. Pero syempre, kailangan mong i-filter for your image. And image is very important. But in here, sa mga gagawin kong videos na to, I just want you to watch and meet Marlo. Walang makeup, no glitz and glamour, no filter, no boundaries pagdating sa mga gusto kong sabihin. Alam niyo yung feeling na pag nagpunta ka sa abroad, tapos mabas ka, may namin kay ibang tao, then parang feeling mo lahat kaya mong sabihin sa tao na yun. I just want you to feel that way when you see my video. No judgment, because at the end of the day, we don't need validation from other people to live our life freely. Happily. As long as wala kang tinatapakan ng tao, wala kang ginagawang masama, may respeto, ayun ang pinaka-importante, may respeto, wala kang dapat itinin. It's not their life, it's your life. Proud ako, nandiyolos ako. It's still about how you present yourself and interact with people. Mayaman ka ma, pasos naman ang galing mo. So okay, nandiyolos ka, pero may respeto ako sa ibang tao. That's the true definition of class, my friend. Lumaki naman ako ng maginhawa, pero hindi kami mayaman. Sobrang liit na lang bahay namin nun. As in, pagpasok mo, yun na yun. Super liit na bahay mo. But hindi naman na define ang happiness at contentment sa laki ng bahay mo. It's how you live your life surrounding yourself with the people you love. Elementary, nag-aral po ako sa Christ Aking School of Muntinlupa. Masaya, masaya. Yung mga klase ko, mga kaibigan ko pa din yung iba. Mga simple lang din mga buhay namin. Lahat kami. Kung ako lang papipiliin, I choose the simple life. Ang pinaka malaking dagok sa akin ng childhood ko is yung sakit ko. Sobrang higain kasi ako. And umabot na sa point na nag 50-50 ako. Mababuhay lang daw ako pag kinapitan ng dugo. It was tough kasi sobrang sakitin ko ako. Hika-in, literal. Nakakonfine ako. Every week, nasa doktor ako noon, may mga kailangan i-inject sa akin. Pero nasanay ako, sana yan lang. And I'm happy na nung lumaki ako, medyo mas na-overcome ko na yung sakit ko. Hindi ako masyadong ina-atake na asthma. Thankful pa din ako kay Lord kasi hindi niya ako pinabayaan. And of course, the family, thank you. Dahil sa inyo, nandito pa din ako. So simula pa lang nung bata ako, wala na ako ibang pinangarap kung hindi maging singer. Yung mommy at daddy ko, pareho sila marunong kumanta. Mommy ko, nag-band na siya before. Mahiyaan niya pero nag-band na siya. Nagsimula ako magsulat ng kanta nung grade 3 ako. Wala pa naman ako experience sa love, pero sinusulat ko about love, about life.
Then nakagawa ko ng melody sa utak ko. Then pagkasamahin ko sila. I'm very thankful sa talent na yun. Nasi-share ko din sa ibang tao. Siguro kung wala yun, mabobore ako ngayong ECQ. Pero dahil doon, sobrang busy ko. Susulat ako ng kanta. Pag-produce na ako ng sarili ng mga original music. And I'm very happy about it. Growing up sa school, honor student ako simula grade 1 hanggang second year. Consistent. Ayoko na sana sabihin, mga kasi sabihin mayabang ako, but this is a video about me. Favorite subject ko, math. Tamad ako, pero siguro ayoko lang dipabayaan yung studies ko noon. Nanalo ako ng quiz bee, spelling bee. Yung second year high school ako, top 2 ako buong school year. Tapos parang meron pang contest na na speech, extemporaneous speech. Hindi ko makakalimutan yun kasi second year ako kalabag, third year, fourth year, first year. Pero ako yung nanalo. Proud ako doon. Kasi English. Okay, doon ako na second year ako, nasa isang school lang ako. But then I decided to transfer to another school, Southside Montessori. Na-culture shock ako doon kasi di habak mo sa daming estudyante. Iba yung competition doon, anim kami na section. Masaya din naman, dami ko din naman nakilala. Ako pa yung Mr. Montessori doon kasi pinilit na lang ako sa mali. Masayo-sayo pa ako, magpakanta-kanta pa. Saka parang gusto ko na lang i-enjoy yung natitira kong dalawang taon na sa high school student. Wala ako sa first section, pero I still took home some medals. I'm not ako, tamad talaga ako, at kopyador din ako ng malala. Okay, siguro naman lahat tayo ng kopya. Pero nung mga nasa kabilang school pa ako, less kopya and more of it. Ako lang talaga yun. Pinaka-umikot yung buhay ko nung fourth year ako sa girlfriend ko. Ayan. Maagal naman ba eh. Tagal kami, umabot kami ng mga more than 2 years. Nung college ako kami pa din. Lower batch siya. Kung nakita yung shinare ko sa Instagram ko, andun yung pinost ko yung mga, siguro mga 10% lang yun ng mga love letters namin or 5%. Wala ko masyadong budget nun ha. Pero lahat ng kaya ko na ibigay, binibigay ko. Isa ko sa mga soldiers, pero okay. Subot na kami ng festival mall, Labang Town Center, minsan Star Mall, nag-delay pa kami dyan sa rooftop ay yun. Sa 4th year, wala na ako siya, may makinintindi. Nag-away kami ng beses sa mami ko about that. Ah, wala naman nangyaring lokohan, walang ganun. Masasabi ko na sobrang loyal ako. Hindi ko ma-imagine na loyal pala ako talaga. Walang naging third party, pati sa side niya, wala. Personal na lang namin yun. Pero in good terms naman kami ngayon. Kung pagdating sa friends, kung papasin nyo, mas mga barkado ko mga normal na tao lang. Wala akong masyadong talagang sabing sobrang close na showbiz friend. But madami mababait, pero madami kasi hindi mo kasi alam kung ano ba yung totoo or hindi. Siguro ano lang, preferred ko lang na maging friends yung mga tao mga kilala ko bago pa ako mag showbiz. Yung mga talagang kasama ko through thick and thin or mga nakikilala kong tao na alam mo yun, real. Yung hindi ka lang kakadigalig si may kailangan. Kung ano ipakita mo sa akin, ganun din ipapakita ko sa'yo. Kung babasusin mo ako, kung tayo magkakaproblema. Eh, hindi mo naman kailangan masyado ng madaming kaibigan. A small group is really fine. A small group is fine as long as totoo kayo sa isa't isa and mahal nyo ang isa't isa. And I'm proud to say that I have a good set of friends. I think that's all I can say sa video na to. Sa mga susunod, I'll share more about my showbiz career, my family. Just feel free to interact with me like I'm a friend that won't judge you. Kasi wala naman tao perfect and okay, may hiya to be you. Just gotta work with what you have. Kung may mag-comment, ba't ako nag-shave? Ba't ako nag-polo? It's my life. I don't care kung may bigote, but it's ECQ. Tapos nag-brownout pa sa amin.